done, whether good or bad, no? So ito po mga kapatid ay ibinibigay na judgment para po sa mga banal, no? Hindi po ito para doon sa mga masasama, kundi doon sa mga tao na binigyan kaligtasan ng Panginoon. So, nabigyan pansin po natin ang nakaraan na tayo po ay naniniwala sa rapture of the church, no? That before the 7-year tribulation, there will be a great catching away of the church, that we will meet the Lord in the air. So, yan po ang nais ng ating Panginoon, na makasama po niya ang bawat isa sa atin. And this is also our desire. Our blessed hope is to be with the Lord forevermore. Kaya ang nais po natin, mga kapatid, ay maranasan ang ganito pong future event. At bukod pa po doon sa pag-agaw ng magaganap, ang kasunod nga po nito ay yung paghukom o kahatulan, pero hindi po dahil sa masasamang ating ginawa, kundi sa magagandang bagay na kung saan ay pinakita natin ayon po sa pananampalataya. Na kung mapapansin po natin sa huling bahagi, according to what we have done, whether good or bad. So bakit may good or bad? Kasi bilang mga mananampalataya, we know that we are not perfect. Pero sasalain pa rin ng Panginoon yung atin pong mga ginawa habang tayo ay naglilingkod sa Kanya, although tayo po ay ligtas na at that moment. Kaya nga po, yun pong pagsala na gagawin ng Panginoon, yung test, no? Ay magiging matindi po, no? Na animoy pinadadaan daw po sa apoy, no? So, sinasabi po, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. So, ang pag susubok daw po sa ating mga gawa, no, habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ay inihalintulad doon po sa pagdaan ng iba't iba pong materyales sa apoy. No? At ang maganda pong bagay, kung ang ating pananampalataya at paggawa sa Panginoon ay katulad daw po ng gold, silver, and precious stones, ang maaalis po pagdaan sa apoy ay ang impurities. Pero mananatili po, mga kapatid, yung substance at lalo pong marireveal ang purity of that substance. So, yun po ang nais natin, na kung tayo po, mga kapatid, ay talagang i-evaluate, i-assess ng Panginoon on that great day, ay masumpungan po tayo na dalisay sa atin pong pananampalataya. Ha? Pero kapag ka po ang ating mga gawa ay kagaya ng wood, hay, and straw, pag pinadaan po ito sa apoy, alam po natin, sunog. At ang matitira lang po ay abo. Now, ano po itong mga bagay na ito? Now, yamang kung gagawa rin lang po tayo sa Panginoon, nawa ang ating pong motibo ay tama na. Kasi may mga pagkakataon po sa paningin ng iba, wow, parang talagang si brother o si sister binibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Pero, if your motive is not right before God, and God sees the heart of each person. So, nangangahulugan po, pag yan, ginawa mong yan, ini-offer mo na nga yung iyong talento, ini-offer mo yung iyong time, ini-offer mo yung ability mo sa Panginoon, pero yung motive mo ay hindi tama. Pag pinadaan sa apoy, yes, ligtas ka, pero yung reward ay wala sapagkat natupok yung ginawa mo na pagpapagamit para sa ating Panginoon. So, kung gagawa at gagawa rin lang po tayo sa Panginoon, hindi na yung may mali po tayong motibo. Not for self-glorification, but for the glory of our God. Ito ang nais po ng ating Panginoon, para kung padaanin po sa animoy apoy ang pagsusubok, masumpungan po tayo
sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. Kaya nga po, ang sabi dito, if anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. So yan po ang purpose ng Bema Judgment. To give rewards to good works according to our faith in Jesus Christ. So if anyone's work is burned, he will suffer loss. Yan. So kapag ka po, kagaya nga ng wood, hay and stubble, yung atin pong pananampalataya, masusunog at mawawalan po tayo ng reward. But he himself will be saved. Ligtas, no? Nakapasok po sa kaluwalhatian, yet so us through fire. So, huwag po nating hayaan mga kapatid na ligtas lang tayo. Kundi mayroon po tayong reward na nagmumula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating lakihan. So, di halintulad po ni Apostle Pablo, yung judgment seat of Christ, dun po sa Grecian Games. So, after the Grecian Games were over, all of the winning contestants assembled before the judges stand known as the Bema. Kaya ito po ay tinawag na Bema Judgment or Judgment Seat of Christ. So this was an elevated seat on which the judge or umpire sat, and the winners received the victor's crown of laurel leaves. No, so kanila po noon, corruptible crown. Hindi pa nagtatagal, natutuyo na. Na? But we long for an incorruptible crown. Hallelujah! Hallelujah! So, diniscuss po natin na nakaraan yung pong five particular crowns na kung saan ay maari po nating matanggap the crown of life, the crown of glory, the crown of rejoicing, the crown of righteousness, and the incorruptible crown. So, para pong ano yan, sa graduation, ha? Hindi ka lang magmamarcha, kundi meron kang as if mga medals o kaya mga trophies, mga awards and special recognition na ibibigay sa'yo. So ito ang nice ng Panginoon na ma-experience natin. Hindi lang tayo ligtas, kundi matatamok natin yung mga gantimpala na talagang inilaan niya sa mga tao na magtatapat sa paglilingkod sa Kanya. Amen? So maging desire natin ngayon, wag lang tayong ligtas. Amen? Kundi matamo natin ang mga rewards na nilaan ng Panginoon sa mga mananampalataya niya. The second judgment is the judgment of the nation of Israel. No? So ito po ay magaganap during the Great Tribulation. So the basis of this judgment is Israel's rejection of God. So ito nga po mga kapatid ang sabihin po natin kasuklam-suklam na kapighatian na mararanasan po ng bansang Israel. At kaya po ito ay ibinigay na katulad sa kanila ay sapagkat sila po ay nagtakwil sa ating pong Panginoon. They did not receive Jesus as the coming Messiah. So, yung una pong pagparito ng ating Panginoon, nireject po nila. Sabi nga ng Panginoon, pumarito siya sa kanyang sariling kanya at siya po ay hindi nila tinanggap. So, kaya nga po, no, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po tinatanggap ng bansang Israel as a nation. No, yung pong pagkamisiyas ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya meron talaga pong future event na kung saan matindi po ang paghihirap nila. At yun nga po yung 7-year tribulation na yung second half po doon ay tatawagin ngang Great Tribulation. No? At dito po magaganap yung Abomination of Desolation. Yung po kasuklam-suklam na paninira na binanggit po ni Propeta Daniel sa kanya pong book pa rin about prophecy. At ganoon din po, binanggit din ng ating Panginoong Hesukristo in the Gospels para talagang i-describe yung pong kalagim-lagim na
mararanasan ng bansang Israel in the future. So, yung pong descriptions in the Bible regarding this judgment is they will pass under the rod, they will be cast into God's furnace. It's the time of Jacob's trouble and it's the great tribulation. So, sila talaga po ang magiging target, no, ng Antikristo. Most especially nga, on the middle of the week, alam po natin, after the celestial war, ay matatalo itong si Lucifer, si Satan, at doon ang time na it's most possible na ipoposes niya itong si Antichrist. Kaya po, he will be breaking the covenant with the people of Israel, and that's the time na kung saan ay papasok siya sa templo ng Diyos at doon siya magpaparecognize na siya ang Diyos, no? So, kita po natin yung time na yan na pagka na-break na yung covenant nito pong si Antichristo with the people of Israel. Alam po natin, simula na yung matinding kapighatian. Hindi pa nagaganap, at kapag ito'y naganap na, hindi na muli pang magaganap. Ibig sabihin, ganun po katindi, no? Nakaranas po ang sanlibutan ito ng World War I and World War II. Nakaranas po ang mga Israelites ng matindi, no? In the 20th century ng Holocaust, at kung saan milyong-milyong mga Hudyo ang namatay doon. And yet, those events cannot be compared with the grim future in the Great Tribulation. Kaya po, ganun katindi, no? Pero kapag ka po nakalagpas sila, no? Doon sa 7-year tribulation, at the end, alam po natin, nandoon tatanggapin nila si Jesus Christ as their Messiah. At doon naman sila bibigyan ng deliverance ng Panginoon during the Battle of Armageddon. So, nandun pa rin. They are a special people to God. No? Kaya nga po, hindi pa rin sila pinabayaan ng ating Panginoon. Kahit na sabihin natin, total rejection ang ginawa nila sa Diyos, pero sila pa rin ang bayan ng Diyos at babalikan sila ng ating Panginoon in the future. And then the next is the judgment of the nations. Yun pong patungkol sa paghatol naman doon po sa mga nations outside of Israel. At ito po ay after po ng tribulation period. So when the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats, and He will set the sheep on His right hand but the goats on the left. No? So, dyan po, magkakaroon ng separation ng goat nations at saka po yung sheep nations, na kung saan yun pong mga natira, no, na hindi po natatakan ng mark of the beast. So, sila po, mga kapatid, ay bibigyan po ng judgment. No? At sila po, ayon po, mga kapatid, sa kanila pong naging treatment sa bansang Israel naman. No? So kapag sila po ay nagtrato ng mabuti sa bansang Israel, they will be called as the sheep nations. Pero kapag sila po, mga kapatid, ay nag-reject sa people of Israel, they are considered as the goat nations. No? At alam po natin ang papasok, no, doon po sa millennial kingdom ay yun po mga sheep nations. Hindi po sila natatakan ng mark of the beast, pero hindi pa rin po kasiguraduhan na ligtas sila at the end of the millennium, no? Sapagkat mayroon pa rin po na pandaraya na gagawin nga itong si Satanas at the end of the 1,000 years, no? And then ito nga po, nakalagay sa Revelation chapter 20, ang Great White Throne Judgment, na kung saan ay magaganap after po ng 1,000 year reign of Christ, na kung saan, alam po natin, at the end ng 1,000 years, pawawalan po ng pansamantala itong si Satanas.
At mandadaya pa po muli siya. At sabi po, kasing dami pa ng buhangin sa dalampasigan ng kanyang madadaya. Pero bagaman sila po ay may plano na i-conquer ito pong city of Jerusalem, but by the power of God, fire came down from heaven at inupok po sila at hindi po sila nagkaroon ng tagumpay. So, nandun pa rin po mga kapatid na sa huling pagkakataon ng 1,000-year reign ay bagamat naghahari ang Panginoon with peace and prosperity, and yet, nandun pa rin po ang free will ng tao, no, kung maglilingkod o hindi sa Panginoon. So, dun po lubusang masusukat. Pero yun pong na-rapture, yung pong mga talagang naligtas na by the blood of the Lamb, sila po, mga kapatid, ay hindi na po madadaya. No? Assured na po ang kaligtasan nila. Pero dito po sa Great White Throne Judgment, no, ang ito po, mga kapatid, ay magaganap yung second resurrection, na kung saan sa ikalawang pagkabuhay na mag-uli, bubuhayin po ang lahat ng mga patay na wala kay Kristo. So, kung yung pong first resurrection, para po doon sa mga banal na na kay Kristo, ito naman pong prior to the Great White Throne Judgment, yun pong second resurrection, ang lahat lang po ng bubuhayin ay mga taong wala kay Kristo. No? Hindi naglingkod at nanampalataya sa Panginoon. So, ito po yung mga tao na nasumpungan sa harapan ng Great White Throne. No? Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. So, dito na po, haharap po ang lahat na kung saan ay wala pong anumang maitatago sa Panginoon. Kaya nga po, kahit ang mga sikretong bagay, mabuti o masama, ay ihahayag po ito sa huling panahon. At hindi po natin alam, no, kung gaano ito magiging katagal. At hindi po natin alam kung ano magiging proseso, but it's most possible na ipakikita po sa kanila, maaaring magkaroon po siya ng isang very big screen na ipakikita at i-review ang buhay ng mga tao at sasabihin sa kanila, ito ang pruweba. Ito ang ebidensya kung bakit ikaw ay karapat-dapat na magkaroon ng walang hanggang kapahamakan. No? So, alam po natin, the Lord is a righteous judge. At siya po ay hindi nagkakamali sa kanyang paghatol. Kaya dito po ibibigay ang kahatulan para po doon sa mga masasama. No? So, sinasabi po na mga mahirap man o mayaman, yun pong mga taong mababa at dakila, sila po ay humarap sa Diyos at nabuksan ang mga aklat. So, it's most possible po na mga aklat na ito ay tumutukoy doon sa aklat ng buhay ng isang tao. No? Yung istorya ng kanyang buhay in details. At maaaring tumukoy rin po ito, no? Kasi mga aklat eh, sa Bible, sapagkat ang Bible po, it means books, no? Compilation of books po ito na kung saan iaakma po yung mga gawa natin doon sa nakalagay sa banal na kasulatan. At ang isa pa na binuksan ay ang aklat ng buhay. So, sabi po, the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. So, nagkaroon po ng tinatawag na comparison. At talagang may ebidensya po, no? Hindi makakalusot sa Panginoon. Talagang hahatol siya ng may katwiran. At sinasabi nga po, mga kapatid, no? In the last verses, na yung dagat na kung saan ay maaaring maraming mga barko at mga sasakyang pandagat ang lumubog, no, ang mga patay na naroroon, along with death and Hades, delivered up the dead who were in them. So, kahit na po yung anong klase ng kamatayan,
kaya pong ibalik ng Panginoon, no? Ang kanilang pong katawan doon po sa kanilang kaluluwa at spirito upang sila po ay hatulan bawat isa sa kanila ayon sa kanilang mga gawa. And at the end, it says, then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, makikita po natin na talagang ganun katindi, no? Ang judgment para po sa mga tao na hindi maglilingkod sa Panginoon. So, yung lake of fire po, ito ay totoo. Ito po ay hindi simboliko lang ang description sa Bible. This is a real place. As heaven is a real place, so hell is a real place. So, kaya nga po, wag po tayong sabihin po natin mag-compromise sa ating pananampalataya. Dahil according to our works, doon po tayo hahatulan. At doon po mame-measure ang pupuntahan po nating destinasyon sa ating pong mga buhay. Kaya wag po nating hayaan na dito tayo malagak sapagkat kalunos-lunos, kalagim-lagim ang naghihintay sa mga taong nililigod sa Panginoon. We are talking about eternity. No? Hindi lang po sabihin natin 10, 20, 50 taon, di po, mga kapatid. No? Billion years na hindi ka pa nagsisimula. So, ganun katindi ang eternity. Wala pong katapusan. Kaya, kung nais natin ang walang katapusan, doon na sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. So, ang nais ng Diyos ay makapiling natin siya. Hindi po yung mapunta tayo dito. Ang Lake of Fire po ay dinisenyo para sa mga fallen angels, sa mga demonyo, at ngayon din po kay Satanas. Pero doon sa mga taong magpapadaya dito po kay Satanas, sila rin po ay mapupunta sa dakong ito. Pero as I have said, na ang plano ng Diyos ay makapiling niya tayo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Regarding the new heaven and the new earth, no? Nat po natin ang nakasaad dito. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. So isang bagong langit at isang bagong lupa ang nais ng Diyos na ibigay para po sa mga tao na lubusan na nampalataya sa Kanya. Ang dating langit at ang dating lupa ay naparam na. So, nangangahulugan po mga kapatid na yun pong ating mundo na nag-undergo na ng deterioration, pasira po ng pasira ang ating mundo. Pero ang Diyos po ay may nakaprepare na isang bagong lugar. O, upang nang sa gayon, doon po natin i-enjoy ang eternity. Also, there was no more sin. Biruin niyo po yan. No? About 3/4 po ng composition po ng ating mundo ay tubig. No? Pero nandoon, darating ang pagkakataon. Although meron pa rin presence ng tubig at that moment, especially when it comes to the river of life, pero wala na po yung mga oceans and seas na kung saan ay nagbibigay po ng matinding kapahamakan sa tao. Alam po natin ang nangyari kung papaanong with the case of Noah, na kung saan tubig po, no, ang nagbigay ng destruction sa buong mundo. No, tubig po ang ginamit ng Diyos na kahatulan dahil po sa kasalanan ng tao. So, at the end of time, alam po natin na wala nang magiging tubig at ma-o-occupy po, no, ng tao ang at may enjoy ng tao ang kalupaan at that moment. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So,
shortly, aking bibigyan lang po ng pansin ang Holy City. Pero by next Wednesday po ay yung description about the New Jerusalem ay doon po natin mas bibigyang pansin. No? And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. So, ito po ang naka-prepare ng Diyos para sa mga tao na maglilingkod sa Kanya. Nais po niya na makapiling tayo, makasama niya na tayo na magpasawalang hanggan. No? So, even in the Old Testament, ito po ay binanggit, no? Ng mga propeta, most especially ito po sa Isaiah, sabi sa Isaiah 65:17, for behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. So, kahit po mga kapatid sa lumang tipan, ito po ay binanggit at nagkaroon nga ng confirmation in the New Testament in the book of Revelation. So, sa pamamagitan po mga kapatid ng Revelation chapter 21, kasama na po yung chapter 22, ito po yung mga closing chapters ng book na ito na magbibigay po ng isang panibagong pananaw sa isa pong prophetic vision na naglilid po into eternity, no? So, bagamat alam po natin ang eternity ay hindi magaganap malibang una munang maganap ang tribulation, but then God has a glorious plan for His believers. At alam po natin na hindi yung 1,000 years ang sasabihin nating langit na. Ito po ay animoy patikim pa lang. Pero mayroon po talagang eternidad na kung saan ay ipararanas sa atin ang ating Panginoon. So, a new world, a new creation is coming. Kahit po mga kapatid, yung blessings, no? Blessings of peace and prosperity during the earthly kingdom of Jesus Christ for 1,000 years ay hindi po kayang ikumpara doon po sa glorious eternal state na naghihintay sa mga anak ng Diyos. Di po ba, dinescribe po natin nung nakaraan na nung sa 1,000 years ay hahaba po muli ang edad ng tao, 100 years old ka pa lang, no, ay, 100 years old ka na, ikaw ay bata pa rin. So, ibig po sabihin, ibabalik yung dati po na kalagayan ng tao. And then, sabi nga po natin, wala nang magiging digmaan, no? At yun pong mga instruments of war ay i-convert po into instruments of farming. So, wala na pong magiging pakikipagdigma, hindi na ang tao matatakot na mayroon pong awayan sa bansa laban sa isang bansa. At sabi nga po natin, maging ang kabangisan ng mga hayop ay mawawala, no? At malaya po na magkakaroon ng relasyon ang tao, mga kapatid, na walang takot dito po sa mga hayop. Pero kahit po ganun katahimik, ganun kapayapa, ganun kasagana sa panahon ng 1,000 years, again I say, it cannot be compared with the glorious plan God has for us in eternity. So, ito po ang magbibigay sa atin mga kapatid ng glimpse, no, of the new heaven and the new earth. At sinasabi nga po mga kapatid na yung dating mundo ay malilimutan at hindi na po natin mamimiss, no, sapagkat gayon kaluwalhati ang bagong langit at ang bagong lupa. So, there will be a total change. Sinasabi pa rin po, mga kapatid, na seven new things ang ipinresent ng Bible. Hindi lang po new heaven at saka po new earth. There will be new Jerusalem, new things, no, will be experienced. There will be a new paradise, a new place for God's throne, and a new source of life. No?
So, matatransfer po, mga kapatid, yung trono ng Diyos. At magkakaroon po ng isang panibagong pagmumulan ng liwanag sapagkat makakapiling na nga po ng tao ang atin pong Panginoon. So, para lang po maging maliwanag sa bawat isa sa atin, ang tinutukoy po nating mga kalangitan ay may iba't iba pong kahulugan. No? So, yung pong three heavens, no? Yung pong first heaven, yan po ang tinatawag na atmospheric heaven. At dito po tayo gumagalaw, dito po tayo mga kapatid, lumalanghap ng atin pong hangin. No? At ito po yung nakikita natin kapag tayo ay tumitingala. At yung pong second heaven ay yung stellar heaven. No? Ito po yung outer space na doon po natin masusumpungan yung mga moon, sun, and stars, mga planets, no? Na kung saan ay bagamat napakalayo, pero alam po natin lahat ito ay idinisenyo ng ating pong Panginoon. And then comes the third heaven. Ito po ay dinescribe ni Apostle Pablo sa kanyang experience. This is a real place, no? Yung ikatlong langit na ito po ang God's dwelling place. Kaya nga po, may mga kwento po ng una na kung saan may group of spacemen na kung saan ay parang gusto po nilang explore, no? Kahit po ang animoy kalangitan, no? Pero sinasabi po sa mga istorya na kung saan may narinig silang tinig, no? The earth is yours, but heaven is mine. No? So, ibig pong sabihin, yung kalangitan, the third heaven, belongs only to God and His chosen beings, no? Na kung saan ay mga anghel, na kung saan ay naglilingkod sa Kanya. So, ito pong tatlong mga kalangitan ito ay well-described dito po sa Bible. Bagamat maaaring isang salita po ang ginagamit sa English tsaka po sa atin sa Tagalog, pero when it comes po mga kapatid sa pakahulugan, ito po ay tumutukoy sa iba't ibang sphere, no? Doon po sa paglikha ng ating pong Panginoon. Now, dyan po sa first heaven, ang atmospheric heaven, dyan po mga kapatid, yun pong dominion nito pong si Satan. No, yamang siya po, mga kapatid, ay ibinagsak mula sa kalangitan. No? Hindi na po siya karapat-dapat doon sa langit sapagkat siya nga po ay nagrebelde sa ating pong Panginoon. Sinasabi po sa Ephesians 2:2, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. So yung pong prinsipe ng kapangyarihan ng mga hangin, ito po ay tumutukoy dito po kay Satanas. No? Yan po yung kanyang lugar na kung saan nagkakaroon po siya ng paghahari. No? Doon po sa tinatawag na atmospheric heaven. Kaya nga po, yung pong sa description ni Prophet Daniel, no, nang siya po mga kapatid ay humingi nga ng kasagutan sa Panginoon patungkol po mga kapatid doon sa vision na ibinigay sa kanya at sa plano ng Diyos para sa bansang Israel. Ano po ang nangyari? Humiling na po siya ng kasagutan mula sa Panginoon, no? At nag-fasting po siya for 21 days. At during that time pala po, alam natin, no, na kung saan ay on the very first day, ang sabi po ng messenger angel, no, nasagot na kaagad ito pong prayer ni Daniel. But then, sa pagdadala po niya ng kasagutan para po ibigay kay Daniel, ano po ang nangyari? No? Prince of Persia daw po ay nakipagbaka dito po sa anghel ng Panginoon. And that represents a demonic angel na kung saan nangahari noon sa lugar ng Persia. At pinipigil po na dalhin dito kay
Daniel ang kasagutan. But the wonderful thing is, Daniel persisted in his prayer to God. Amen? So, mayroon pong sumasangga dyan sa kalawakan, sa mga kasagutan ng Panginoon na dadalhin sa atin ang mga anghel. Pero kung hindi tayo persistent, pagka sinanggayan ng mga demonic spirits, at hindi tayo nagtiyaga at pinagdudahan natin ang Panginoon, di natin matatamuyan, no? Pero nandoon po kapag patuloy tayo, no, na naging persistent sa atin pong paghiling sa Panginoon, as at that time, nagpadala ang Diyos ng warrior angel, no? Si Michael po ay ipinadala upang nang sa gayon. Hindi si Brother Michael, ha? Si Michael po, no, ay ipinadala upang nang sa gayon siya ang pakipagbaka dito po sa Prince of Persia, no, na demonic spirit. At doon po, mga kapatid, on the 21st day of Daniel's prayer and fasting, doon po nadala sa kanya. So, up to now, mga kapatid, ang prinsipe ng kapangyarihan ng mga hangin ay nagpapatuloy po na humadlang sa kalooban ng Diyos, na humadlang sa atin pong mga prayers. Kaya nga po sinasabi, ito pong prince na ito, he works in the sons of disobedience. Kaya may mga tao po na hindi masunurin sa Panginoon. Bakit po? Dahil po sa kanyang demonic influence. So, dinidisobey po nila ang kalooban ng Diyos, ang ebanghelyo ng atin pong Panginoon, no? Kaya nga po, maging marunong daw tayo, minsan daw po tayong lumakad, no, sa kalakaran ng sanlibutan ito ayon sa pamamaraan nito pong si Satanas na kumikilos nga po sa mga anak ng pagsasuway. So, ang nais po ng ating Panginoon, magpasakop tayo sa kanyang kapangyarihan. Now, when it comes po dito, mga kapatid, dito po sa level na kung saan ay naghahari po itong kaaway, no, itong prince of the power of the air, ito po, very sure, mga kapatid, ito po ay tutupukin at the time na magkaroon po ng new heaven and new earth. Kaya nga po, dahil going toward greater deterioration, ito pong mundong ito, nakareserba na po sa apoy ang mundong ito. Kaya nga po ang sabi sa 1 Peter 3:7, but the heavens and the earth which are now preserved by the same word are reserved for fire. Nakareserba na po sa apoy yun pong mundo natin na kung saan ay ating ginagalawan. At saka lalo na po yung kalangitan na kung saan ito nga pong si Satanas ay nagahari. Until the day of judgment and perdition of ungodly men. So, nakatalaga na po sa apoy. Kung noon pong una, during the time of Noah, nakatalaga po sa tubig. Ha? So, nagkaroon po, mga kapatid, ng a worldwide deluge, no? During that time na kung saan lahat talaga ay nangamatay, maliban lang doon sa nasa ark, doon lang po sa arko, sila lang po ang naligtas. 8 souls ang sabi sa Bible, no? At may pangako nga ang Panginoon na hindi niya na muling gugunawin ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. And God gave them a covenant, no? Through a rainbow. No, na kahit umulan pa man, magkaroon ng malakas na mga pagbagyo, no, localized lang po yung mga pagbaha, pero hindi magiging pang buong mundo. Hindi na po mauulit yun. Pero, ang susunod naman po na pagpuksa na gagawin ng Diyos upang linisin ang mundo ay walang iba kundi ang apoy. Kaya nga po, nandoon na ito po ay isang nakakilabot, no, na pagkakataon. Pero para sa mga anak ng Diyos na ipinareserve ng ating Panginoon, alam po natin
na ito ay magaganap upang mabago ang mundo na minsan po na nagkaroon ng kasalanan ng mga karimari-mari na kasamaan sa hipo ng kagagawa ng kaaway. So, sinasabi po mga kapatid, in verse 2 ng chapter 21, na nakita nga po ni Apostol Juan ang Holy City, the New Jerusalem, no? Na nagmumula po sa kalangitan, mula po sa Diyos. At inihanda po na animoy isa pong babaeng ikakasal para po sa kanyang asawa. So, hindi po literal yan mga kapatid, symbolical na yung pong New Jerusalem ay tinawag na bride. Ha? Iba pa po ang description ng church as a bride and New Jerusalem as a bride. When the Bible says that New Jerusalem will be is likened to a bride, is that it is made up of the blessed citizens of the holy city. No? So, higit pa po doon sa paraiso, doon sa Garden of Eden. Ito po ay napaka-glorious po ng description sa Revelation chapter 21. Next week po ito ay bibigyan natin ng pansin. At sinasabi po mga kapatid na ganun po kaluwalhati, no, ang magiging kalagayan at higit kaysa hardin ng Eden. At alam po natin may mga description about precious stones, living stones, na kung saan ay pattern po ito doon sa ating Panginoon as the chief cornerstone of the church, no? So nais ng Panginoon na ihanda ang kanyang mga banal, no? Hindi lamang po sa bagong lupa, that they will have access to the holy city, the New Jerusalem. Amen? So, ito po ay mula sa trono ng Panginoon. Kaya nga po makikita natin, there will be a transfer, no? Noong pong throne of God, no? Dati po ay somewhere beyond the blue. Hindi po natin kita, hindi na nai-imagine lang natin, pero hindi talaga natin namamasdan. Pero ang sabi po, kapag dumating na ang pagkakataon, mismo pong bababa ang banal na lungsod. No? Hindi po ito yung literal na Jerusalem na atin pong natutunghayan ngayon, na punong-puno po ng awayan, na punong-puno po ng mga pagsabog. No? Yan po yung literal Jerusalem. And yet, that small city is still recognized as the city of God, the holy city. Kasi nga ito po ay nagre-represent sa future Jerusalem na kung saan ay talagang siya po mga kapatid ang tahanan, ang trono ng ating pong Panginoon. At sabi nga, ito po ay bababa, no? Na kung papaanong magsasama yun pong bride at saka po yung groom, ganun din po makakasama na ng mga mananampalataya ang ating Panginoon at dito na po mismo ang kanyang kaharian. No? Sinabi po sa John chapter 14 bilang pangako ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Sa iba pong version ay in my Father's house has many rooms. Huwag po kayo papayag sa ganong version ha. Sapagkat hindi po ordinaryong mga rooms, kundi ang sabi po, mansions. No? So, hindi po ordinaryo na mga bahay. At hindi lang po kung dito ay namamangha tayo sa mga mansion ng mga mayayaman at ng mga royal family, higit at higit kaysa doon ang mansion na inihahanda sa atin ng ating Panginoon. So, yun po ang kanyang promise kahit nang siya po ay narito pa. My Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So, ito po ang promise ng ating Panginoon. At ang sabi po niya, upang kung saan ako naroroon, ay dumuon din kayo.
So, nais talaga ng Panginoon na makapiling ang bawat isa sa atin. No? Tinukoy rin po ito, mga kapatid, doon po sa desire nito pong si Abraham as the father of faith. No? Na kahit po, mga kapatid, nasa ibang dispensation po siya. Nasa dispensation of promise. Pero nandoon ang kanya pong longing. For he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Sa Hebrews 11:10. So ito po, mga kapatid, ang kanyang ine-expect, no? In the next life na kung saan ay talagang ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon. Not an ordinary city. No? Ibinigay po sa kanya, mga kapatid, yung Canaan as the promised land. Pero although nandun po yung sabihin natin, nagkaroon po siya ng thankfulness sa Panginoon for giving him the promised land. No? And not just to him, but to his posterity. Pero alam niyo po, mga kapatid, still, he was longing for a city whose architect and builder is God. At ito po yun, mga kapatid, yung nakalagay sa Book of Revelation. Hindi pa man po naisulat noon ang Book of Revelation, pero inilagay na ng Panginoon sa kanyang puso ang ganitong pananampalataya na mayroong lungsod na inihanda ang Panginoon sa mga mananampalataya na siya mismo ang gumawa at nagdisenyo. Amen? Sinasabi rin po, mga kapatid, in the succeeding verse, verse 16, but now they desire a better, that is, a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. So, ito po ang syudad na inihahanda ng Panginoon, a heavenly country, na kung saan ay bababa, no, na mula sa langit upang nansagayon ay naririto na, no, sa piling ng kanya pong mga anak, ng kanyang mga mananampalataya. Hallelujah! Isn't God great? No? He has a glorious plan for each of us. Hallelujah! Minsan di lang talaga natin na-realize. Napo-focus ngayon ang ating attention sa mga problema, sa mga karamdaman, sa mga kabigatan sa buhay. Kaya nadidistract po tayo, no? Yun pong future glorious plan ng ating Panginoon, minsan po ay adimoy na erase sa atin pong kaisipan. Our focus is on problems. Kaya po, nandoon na nadidistract po tayo, naaagaw ng kaaway ang atin pong atensyon, na ilalayo tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero let us not be deceived, mga kapatid, no? Sapagkat ang Diyos po ay higit at higit yun pong nais niya para po sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sinasabi, yun po, mga kapatid, yung ating katiting lang daw, no? Na paghihirap dito sa mundo ay hindi kayang ikumpara sa kalakhan ng kaluwalhatian na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Problemadong-problemado ka na doon sa mga kabigatan mo sa buhay. Pero ang description ng Bible, katiting lang yan. Napakaliit lang yan. No? Wala yung kwenta. No? Doon po sa kalakhan, sa greatness ng a future na gustong ibigay sa atin ng ating pong Panginoon. So, let's make it, no? Our great goal in the faith that we will reach that heavenly country, that heavenly city na nais ng Diyos ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Hallelujah! In my Father's house are many mansions. Hallelujah! And I want to be there. We want to be there to experience the very presence of the Lord in our lives. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga po ang sabi sa verse 3 of chapter 21, behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them.
Alam po natin mga kapatid, in the Old Testament, when it comes to tabernacle, no? It speaks of the presence of God. Pero it can either just be a pillar of cloud by day or a pillar of fire by night. Sa ganun lang po nila, para bang, uy, ang Diyos nasa kalagitnaan natin, no? Kaya nga po, lahat ng tent doors, no, na nakapalibot po dito sa tabernacle, pagka nagka-camp na po sila, lahat ng tent doors nakaharap po dito sa tabernacle para makita po nila, mga kapatid, yung pillar of fire or pillar of cloud na reference to the presence of God. Ibig pong sabihin, God is in the midst of us, no? So, secure po sila sapagkat ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Pero pag nagsimula na pong nag-move yung cloud na yan o yung fire na yan, no? Ibig pong sabihin, kailangan na silang pumunta sa ibang dako. At kung saan po titigil yan, doon po sila panibagong magkakampo, no? Kaya nga po sabi nitong si Moses, no? Na, Lord, ayaw ko, Panginoong, pumunta sa isang dako na wala ang iyong presensya. If your presence will not go with us, then we don't want to leave this place. No? Yun po ang nais ng Panginoon, no? Na yung presence niya ang nasa atin. At yun din ang design nitong si Moses as a man of God. Sapagkat alam niya kung gaano kahalaga, no, ang proteksyon, ang pag-iingat ng Diyos, pag ang presensya ng Diyos ang sumasa sa kanila. No, kaya nga po yung tabernacle, ito po ay very important na place of worship for the people of Israel. Kasi nandun nga po ang presensya ng Diyos. Pero nun nga pong tumagal na sila po ay nagkakaroon ng rejection sa Panginoon, to the point na yung mismong tinatapatan ng presence of the Lord, yun pong Ark of the Covenant, yung most important po na instrument doon po sa tabernacle worship, ito po ay nakuha sa kanila. At during the time nga lang po nitong si David, no, muli po itong naibalik, no, at ito po nga po ay dinala sa lugar ng Jerusalem. So, kaya nga po, nandoon ito pong si David talaga ay tinawag na a man after God's own heart. Sapagkat yun pong ibang klaseng worship, no, na kung saan hindi lang siya, kundi pati ang bansang Israel ay inilapit niya sa presensya ng Diyos. No? Kaya nga po, yung sinasabi nga, yung tabernacle of Moses, when compared to the tent, a makeshift tent made by David, no? Para pong tabernacle of Moses ay parang ito po ay isang, sabihin natin, parang ala bungalo, yung pong bahay. At alam niyo po, parang isang kubol lang, parang isang tent lang talaga. Ito pong comparison doon po sa ipinagawa nito pong si David. Kasi nga po gusto niya na magpagawa ng bahay para po sa ating Panginoon. Pero we know that it was not David who fulfilled that promise, kundi ang kanyang anak through King Solomon. No? So, kaya po later on, ito nga po ay naging temple of Solomon. So, makikita po natin mga kapatid, it can either be a tabernacle or a temple in the Old Testament. Yun po ang kanilang sentrong lugar ng pagsamba, sapagkat doon po bumababa ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po, during the inauguration of the temple, during the time of King Solomon, talaga pong dumating yung point na sabi po, hindi makakilos yun pong mga priest to minister because the house was filled with the presence of the Lord. So, ibig pong sabihin, yun yung presensya ng Diyos ang ninanais ng bansang Israel na maramdaman po nila. No? Kaya nga po, even up to our time, there is no safer place
And there is no safest place than to be in the presence of the Lord. Amen? So kung sa ngayon po, ayun ang desire natin, kaya nga po pag tayo ay nag-worship, pag tayo po ay nagkakaroon ng mga services, wala po tayong ibang longing, kundi Lord, ipadama mo sa amin ang iyong presensya. At kapag ka po naramdaman natin yon, we are refreshed, we are renewed, we are recharged. Alam niyo po yun, parang handa na po ulit tayong lumaban sa buhay na ito. Kung gayon po, no, sa ating kapanahunan, how much more at that time that the tabernacle of God is among men. Ano pong ibig sabihin? Yun po mismo ang kanyang presensya, yung kanyang kaharian, yung kanyang trono ay nasa piling na po ng mga tao. At ang promise, they shall be His people and God Himself will be among them. Hallelujah. So, kung yung tabernacle, yung tent of David, at saka po yung temple, parang, kaya nga hanggang ngayon, gustong ibalik ng ano eh, ng mga Israelita, yung kanilang templo. Kaya nga kahit na nasa temple mount po ngayon yung ano, yung Dome of the Rock, no? Parang still nakikipaglaban po sila, huh? Na maitayo yung templo kasi gusto nilang ma-restore yung temple worship na matagal na pong nawala sa kanila since 70 AD during the destruction of Jerusalem. Pero eto po, no? Dapat yung maging longing ng mga mananampalataya. Hallelujah! Na hindi lang sa templo o tabernakulo, kundi mismo ang trono ng Diyos. Ang Diyos mismo, no? Sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo, makakasama na po natin siya magpasawalang hanggan. Amen? So we shall see Him face to face. Di po ba? Ang sabi ng Bible, no? We shall be like Him or we shall see Him face to face. So ito po ang nais ng Diyos na maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya pag po tayong titigil sa ating paglilingkod sa Panginoon, may hirap man at wala namang nagsabing madali, no? Sapagkat nandito pa po tayo sa lupa, nakikipagbaka pa po tayo. Pero alam po natin, mga kapatid, na it will be worth the wait, no? It will be worth all the labor and all the things that we have suffered on this earth. Worth it po kapag naabot na natin yun pong nais ng Diyos para sa bawat isa. At ang sabi nga po, mga kapatid, in verse 4, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So tingnan niyo po, mga kapatid, no more tears. Hindi lang po yan sa shampoo, no? Na kapag ka nalagyan yung ating mata, may iyak tayo. At may promise yung iba, shampoo kahit malagyan, no more tears. No? Pero ito po, mga kapatid, talagang wala ng pag-iyak, wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng sakit pa man. No? At yun po, mga kapatid, kalagayan doon po sa Eternal City. Wala na pong gabi. Ha? Wala nang sumpa doon, no? At walang kasinungalingan. No candle. Wala na pong kandila. Ibig sabihin ay wala na pong artificial source of light. At kahit po araw. Ha? Matatakot tayo pagka naku, walang araw. Walang init, walang liwanag. Bakit po? Sapagkat ang Diyos mismo ang magiging liwanag, no? Sa dakong yaon. Amen? So, ito po, mga kapatid, ay napakagandang promise, no? Lord, we want to be there. We want to experience the glorious future that You have prepared for us. At, mga kapatid, kung mayroon pong ibinigay siya na pangako, no? Ang sabi po sa verse 5, then He who sat on the throne said, behold, I make all things new. And He said to me, write, for these words are true and faithful.
hindi po natin dapat pagdudahan, no? O baka, nako, baka noon lang no, sinusulat ni Apostol Juan, pero sa ngayon hindi na ito totoo. Hindi po, mga kapatid. Heaven and earth shall pass away, but His words shall never pass away. Ito po ay tunay na magkakaroon ng katuparan. His words are true and faithful. And then, in verse 6, and He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kaya po alam natin ito ay magkakaroon ng katuparan. Siya po ang simula at ang wakas. Amen? I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. So, napakasarap po, no? Na maramdaman, no? Ang pagmamahal ng Panginoon. Sarap po, mga kapatid, na i-expect ang mga bagay na ito sapagkat alam natin kailanman hindi nagsisinungaling ang salita ng Panginoon. But then, doon po sa mga hindi mananampalataya, no? Tinukoy po doon sa next verse, no? Sa verse 8, yung pong mga taong hindi maglilingkod sa Kanya. The purity of the eternal city is shown by the absence of the following wicked men, no? Yung pong mga fearful, yan, yung mga matatakutin, yung mga duwag. Di po nais ng Panginoon, mga kapatid, na maging duwag tayo sa pagtayo sa pananampalataya. Amen? Narapat po na tayo po ay patuloy na makipagbaka sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. And let your light so shine. No? Yan po ang ating theme for the whole year. No? Upang nang sa gayon ay hindi po natin ikahiya ang ating Panginoon. The unbelieving. No? Alam niyo po yung unbelief. Ito po ang pinakamatinding kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya po, during his time on earth, nang hindi niya nasumpungan ang pananampalataya sa mga tao, he did not perform miracles in those places just because the people in those places had unbelief, no? Kahit mag-perform siya ng miracles, di rin naman maniniwala ang mga tao, bakit pa? So yun pong unbelief, mga kapatid, ay hindi po katanggap-tanggap sa ating Panginoon. The abominable, no? So, alam po natin yung kasalanan na kukontaminate po tayo because of sin in this world. Doon po sa mga kalayawan, sa mga kasamaan ng sanlibutan ito, no? So, wag po nawa, no? Na tayo masumpungan sa ganyang kalagayan, but let us live a holy life, a righteous life before the Lord. Yung pong murderers, no? Ito po yung mga tao na they disregard the value of human life. Kaya po, yung mga mamamayan, sila po ay nasa labas, no? Ng kaharian ng ating Panginoon. We value life, no? Kaya nga po, ang nais natin ay magkaroon ng kaligtasan ng mga tao. Yung pong mga warmongers, no? Ito po yung mga fornicators na sila po, mga kapatid, ay nagkukumit ng sin of immorality, no? So, yung pong hindi nagbibigay pansin sa holiness and purity, ay hindi po ito katanggap-tanggap. Mga sorcerers, mga nagpa-practice ng witchcraft at demon worship, they have no entrance into God's kingdom. Pati po, mga kapatid, yung mga idolaters, yung pong mga worshippers of false gods, no? Hindi po sila masusumpungan sa presensya ng Diyos. At kahit yung pong mga sinungaling, no? Kahit po yan ay white lies, ay dapat pagsisihan sa harapan ng Panginoon sapagkat hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. So, ang sabi po, mga kapatid, etong mga taong ito, no? Ang sabi po, their part is in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So, ito po yung mga tao na kung saan ay mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Pero muli,
Hindi po yan ang ating ipinopromote. Ang pinopromote po natin, mga kapatid, the new heaven and the new earth and the new Jerusalem, where the bride of Christ will dwell forevermore with our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan po natin. Hallelujah.